We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV Balitang Amianan. Masantos niyang araw na imbaga malam kapuso. Narito na ang Balitang Amianan, hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako po si Joan Punsoy. Face-to-face classes sa tatlong paaralan sa Zambales, suspendido matapos magpositibo sa antigen test ang ilang guro. Narito ang report. Sa ikalawang araw ng limited face-to-face classes, suspendido pa rin ang pilot testing sa Baliwat Elementary School, San Marcelino National High School at Banawen Elementary School sa Zambales. Wala pa rin resultang swab test na isinagawa sa limang guro at isang school head matapos magpositibo sa antigen test noong Linggo. Kasi nga po, IT community ito, ma'am. Ang concern po kasi ng ating governor is yung responde in case meron pong maski isa lang sa kanila na ma-infect ng COVID. Nakadepende sa resulta ng swab test kung itutuloy ang pilot testing ng limited face-to-face sa tatlong paaralan. Kapag po nag-negative sila, itutuloy na po natin by November 22. Pero kapag ka po may positive at kumbaga po hindi na natin mamimit yung number of competencies no, in the 2 months sa pilot, i-recommend na po sila for the second batch. Hindi na po siguro itong pilot, rather sa expanded na lang po siguro. Yun po yung magiging recommendation na po ng SBO. Naka-isolate ang mga gurong nagpositibo sa antigen test. Maayos at malakas naman daw ang kanilang health condition. Mahigpit na sinusunod ang health and safety protocols sa Cacafian Elementary School sa Marcos, Ilocos Norte. 38 mag-aaral ang kabilang sa pilot testing ng limited face-to-face classes sa paaralan. Okay naman kasi pumasok yung mga bata na willingly. Gusto rin nila sir kasi parang naumay na rin sila sa modules. Maayos din ang unang araw ng face-to-face classes sa Dumalneg National High School. Lahat ng estudyante at guro ay nakasuot ng face mask. Patuloy ang pag-iikot ng otoridad sa mga paaralan para i-monitor ang sitwasyon sa mga pilot testing schools. Samantala, matapos ang unang araw ng klase sa 10 mga paaralan sa Ilocos Region, agad nagsagawa ng disinfection sa mga silid-aralan. Bahagi ito ng protocol na ipinapatupad ng DepEd at DOH sa mga pilot testing school. Kasama si Wilson C. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Ilang taga-Hilagang Luzon hati ang opinyon sa pag-alis ng face shield requirement. Sundan sa report. Face shield no more sa mga lugar na isinailalim sa Alert Level 1, 2, and 3. Alinsunod sa mga bagong panuntunan kaugnay sa pagsusuot ng face shield na aprobado ni Pangulong Duterte at ng National IETF. Hindi na mandatory ang pagsusuot ng face shield sa Rayon 1 na nasa ilalim ng Alert Level 2. Level 2 po tayo na pag tayo ay pupunta sa mga hospital and other health facilities, kailangan magsusuot pa rin po ng face shield
And kung ma-declara po na ang lugar natin ay under granular lockdown, i-require pa rin po ang pagsusuot ng face shield. Sa pag-iikot ng GMA Regional TV Balitang Amianan sa ilang pampublikong lugar, may ilang voluntaryo nagsusuot ng face shield. Aminado naman ang ilan na nagsusuot lamang ng face shield dahil kailangan umano sa ilang establishmento. Hindi po siya nakakatulong kasi nakakasagaba lang sa ating mukha po yung pagsuot ng face shield. Ang importante lang naman po is yung face mask po para sa akin. Para hindi na magastusan yung ibang kagaya namin, para at least hindi na maano sa ano, medyo nakakalula rin eh. Ang ilang nagtitinda ng face shield hindi sang-ayon sa bagong panuntunan. Kahit na pirma na ni Duterte na hindi na required ang face shield, mas patuloy pa rin yung protection natin kasi usually kasi ngayon maraming pa rin tao na hindi pa nabakunahan. O tatuloy pa rin kami. Hindi na rin mandatory ang pagsusuot ng face shield sa Baguio City na nasa Alert Level 3. Sa nakikita ko naman po parang wala rin pong gamit. Katulad po pagpapasok ako ng mga kainan, ipapasuot po, pagdating po sa loob, tatanggalin din po. Tingin ko ba hindi na din kasi mostly nga po nang nagpe-face shield lang din, parang ginagawa lang din nilang props. Ganun. Paalala ng Health Authority. Bagamat hindi na po natin ginagawang mandatory po no, ang pagsusuot ng face shield, ang pagsunod sa minimum public health standards ay napaka-importante pa rin po. No? Trace De Leon, Balitang Amianan. Mga mamimili sa pamilihang bayan, papapasukin pa rin kahit hindi bakunado ayon sa mga Aldan LGU. Narito ang report. Kahit nasa alert level system na ang pagpapatupad ng restrictions ngayong pandemya, nilinaw ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan, Pangasinan na papapasukin pa rin sa pamilihang bayan ang mga negosyante at mamimili kahit hindi pa bakunado. Kung niluluwagan mo na nga ng konti and then if you do that, hindi naman yan mandatory. Open ang palengke kahit sino. Marami raw kasi ang maapektuhan kung mga bakunado lang ang papayagang makapasok sa palengke. Kasi kung vaccinated lang, konti lang po yung tao. Kasi marami pa rin pong mga ibang kagaya sa liblib na lugar ayaw po magpa-vaccine. Paano po pa hindi makapasok, di mahinang kita dito sa palengke. Naiintindihan naman daw ng ilan kung tanging mga bakunado lamang ang papapasukin sa pamilihan. Para sa akin, mas okay yun kasi para sa safety ng lahat. Bagamat puspusan ang kampanya ng Health Authority sa pagbabakuna kontra COVID-19 at pagpapalaganap sa kahalagahan nito, hindi naman daw ito ginawang mandatory ng gobyerno. We have different factors po to consider kasi, and one main factor would be yung economy, and hindi din naman po kasi mandatory sa ngayon yung bakuna, so hindi din po natin sila mapipilit. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, Balitang Amianan. 2 LPA sa loob at labas ng PAR binabantayan ng pag-asa. Pag-ulan sa Hilagang Luzon, asahan tuwing hapon. May ulat si Russell Simorio. Pahirapan ang pagdaan ng mga motoristang ito sa bahagi ng Baggao, Cagayan dahil sa baha. Umapaw kasi ang tubig sa Abusag Overflow Bridge dahil sa mga naranasang pag-ulan. Ayon sa PAGASA, 3 weather system ang binabantayan nila sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang dito ang ITCZ sa malaking bahagi ng Visayas, Northeast Monsoon sa Hilagang Luzon at isang low pressure area malapit sa Surigao del Sur. Bukod pa rito, ang isa pang low pressure area sa labas ng PAR. Asahan daw sa ilagat gitnang Luzon ang mga pag-ulan, lalo na sa hapon at gabi. Ito naman yung Northeast Monsoon, yun po yung nakakapikto naman dito sa ating Northern Luzon. So gaya na din sa Pangasinan, kaya makulim din yung panahon natin, yung mga kalangitan natin. Meron din isolated light rains na nararusip natin din sa Pangasinan. Samantala, walang nakataas na gale warning sa mga seaboard ng Luzon. Ayon sa PAGASA, magtatagal pa raw ang pag-iral ng amihan sa bansa. Buti nito hanggang kung ito, February, nawakan ng Northeast pa yan. Pero pagkakwanan, pagdada second week o February, pagpanang easterly na naman, parinsangan po na naman po yan. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, Balitang Amianan. Mga natitirang istruktura sa Ginibang Putoy Stall sa Calasiao, Pangasinan, tatanggalin na. Naritong report.
Hindi na raw maganda sa paningin ng mga motorista ang naiwang mga struktura ng dating putus tol sa sentro ng Kalakalan sa Kalasyaw, Pangasinan. Nagiging ugat din daw ito ng pagsikip sa daloy ng trapiko. Kung sana raw ay matatanggal ang mga istruktura, tiyak daw nagaganda pa ang daloy ng trapiko sa lugar. Dapat nga matanggal para maluluwag na itong trapiko. 2019, nanggibain ang mahigit 30 kongkretong putus tolls bilang bahagi ng road clearing operations ng pamahalaan. Pero hindi nagiba lahat, naantala ang pagpapatuloy ng demolition dahil sa pandemya na dulot ng COVID-19. Sa ngayon ay kami ay naghumingi ng tulong at nagbigay ng sulat sa DPWH na tanggapan upang tulungan kami upang matugunan ng aming mga yung pangangailangan upang maisagawa ang pag-removal na unclearing ng mga debris. Priority sa ngayon ng DPWH na i-clear ang mga naiwang bahagi ng dating putus tolls dito sa Kalasyaw, Pangasinan. Bago matapos ang taon, inaasahang tuluyan ng magiba ang mga naiwang struktura sa lugar. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galba, Balitang Amianan. Good news mga kapuso, narito ang ilang week 2 winners ng GMA Kapuso Bigay Premyo sa Pasko. Nanalo ng 1,000 peso sina John Melo Dayag at Karen Joy Weber ng Cagayan at Karen Minas ng Zambales. Mag-uwi naman ng 10,000 pesos Pasko Buhayan Cash Package si Florenda Dapusin ng Baguio City. Habang 100,000 pesos Grand Aguinaldo Cash Package naman ang napanalunan ni Amalia Generalo ng Baguio City. May chance pa kayong manalo ng house and lot at cash prizes hanggang December 17. Mag-ingat sa fake news or scam texts. Tutok lang sa GMA o bumisita sa facebook.com/GMAPromos para sa official details at announcements. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Pagsalpok ng motorsiklo sa SUV sa Mangaldan, Pangasinan sa pulsa CCTV, dalawa sugatan. Tutukan sa report. Aakalaing wala namang magiging problema sa sitwasyon ng National Highway sa Barangay Gigasangan, Mangaldan, Pangasinan dahil sa malinis na kakalsadahan at banayad na takbo ng mga sasakyan. Sa video, makikita ang unti-unting paghinto ng SUV. Unti-unti na itong lumiliko nang biglang. Yung Fortuner is nag-execute ng left turn papasok sa kanyang garahe. So, parating naman itong motor na hindi niya siguro napansin. So nagkaroon sila ng collision. Kitang-kitang tila pagkawasak ng sasakyan at maging ang mataas na pagtilapon ng ilang bahagi ng sasakyan at sakay ng motorsiklo. Initial investigation natin, yung driver ng motor is under influence of liquor din ma'am. Stable naman na po daw pero still nasa hospital pa rin. Patuloy naman ang paalala ng otoridad para maiwasan ang ganitong insidente. Sa ating mga motorista, lalo yung mga gumagamit ng motor na palagi pong magsuot ng protective helmet para sakaling may mga aksidente tayong ganyan, maprotektahan po yung ating sarili at hindi tayo magkaroon ng grabing sugat, lalo na pa sa head injuries pa natin. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, Balita Amianan. Umano'y paniningil ng ilang individual ng parking fees sa downtown area, inimbestigahan ng POSO. Sundan sa report ni Russell Simorio. Ikinadismaya ng ilang motorista na nagpaparada ng kanilang sasakyan sa downtown Dagupan ang paniningil ng parking fee ng ilang individual. Nasa 20 piso raw ang sinisingil sa mga pumaparadang motorista at meron pa raw parking ticket ang ilan. Public to . Hindi to private, public. Dapat wala. Walang maniningil. Parang malinis talaga. Nakarating na sa Public Order and Safety Office ang reklamo ng ilang motorista. Nagsasagawa na raw ang poso ng investigasyon at pinulong na ang mga parking attendant sa lungsod. May nakita kami sa may bandang A.D. Fernandez West, particularly sa may malapit sa may LTO at NDI parking area doon. Alam niyo, Opo. Yan ang tulay. Yes, sir. Yun nga, nag-issue nga sila ng receipt. Parang hindi naman receipt, parang acknowledgement receipt. Pero para sa ibang motorista, okay lang daw ang pagbibigay ng barya sa mga parking attendant.
Nauunawa naman daw nila na gustong kumita ng mga parking attendant ngayong may pandemya. Okay lang kasi tulong na rin sa kanila yun. Basta hindi mandatory. Samantala, aminado ang ilang parking attendant at tumatanggap sila ng pera mula sa mga motorista. Pero paglilinaw nila, kusang loob daw itong ibinibigay ng mga motorista. Walang nag-i-issue rito. Wala sa pilitan, magbigay man sila o hindi. Wala. Magpapasalamat pa sila. Hindi kami nagpipilit ng walang pirsahan. Kasama si Henry Dumincil, Russell Simorio, Balitang Amianan. Maputik at maruming tubig reklamo ng ilang concessionaire sa Dagupan City. Nagbabalik si Russell Simorio. Sa cellphone video ng hindi na nagpakilalang concessionaire, makikita ang maruming tubig sa kanilang gripo sa Barangay Tapwak, Dagupan City. Naglagay ng telang pangsala sa gripo. Ilang oras lang ang lumipas, tumambad ang putik at buhangin na mula sa sinalang tubig. Sa Barangay Maluwod naman, problema ng ilang concessionaire ang mabahong tubig. Mahirapan kami ta, inuhugas namin sa pagkain, tapos pinapaligo. Pero may nag-check dyan araw-araw na yung water district. Ayon sa pamana Water Dagupan City, maring isolated case lamang ang mga ito, pero tiniyak naman na tutugunan ang problema. Ipa-prioritize lang yung may mga nagko-complain. Lately, mayroon pumunta dito na may sandi, ganyan, tapos kaya may discoloration, yung mga ganyan. Patuloy rin ang paglilinis sa mga water pipes at higit 20 water pumping station para matiyak ang dekalidad na tubig para sa mga concessionaires. Samantala, natugunan na raw ang mahinang supply ng tubig sa ilang barangay sa lungsod, pero may nararanasan pa rin na low water pressure tuwing umaga o tanghali kung kailan mataas ang demand. Kasama si Henry Dumincil, Russell Simorio, Balitang Amianan. Asia's Limitless star Julian San Jose, malaki ang impluensya kay The Clash Season 3 Grand Champion Jessica Villarubin. Tunghayan sa report. Asia's Limitless star Julian San Jose, napabilib sa talento ng mga taga-Visayas, lalong-lalo na ni Cebu's Pride at The Clash Season 3 Grand Champion Jessica Villarubin. Sa part 2 ng Limitless, a musical trilogy sa isla ng Siquijor, maraming Bisaya local talents ang kasama ng Limitless star. Masaya na nag-perform si Julian at Jessica sa isang all-out sing and dance performance kasama ang iba't ibang local talents sa isla ng Cebu, Siquijor at Dumaguete. I always try to innovate and create something new pa din kahit na matagal-tagal na din ako na nandito sa industry. We collaborated with a local artist from Dumaguete who's so good. Para sa excited na sa part 2 ng Limitless, a musical trilogy, at hindi pa nakakabili ng tickets, bumisita lang sa www.gemmynetwork.com/synergy. Trace De Leon, Balitang Amianan. Bunga ng saging sa Pangasinan na singhaba ng braso ng tao, viral sa social media. Silipin sa report ni Claire Lacanilaw. Kinabiliban sa social media ang higanting bunga ng saging na tanim ng isang pamilya sa Barangay Kabalitsyan, Asigan, Pangasinan. Ang saging kasi, kasing haba ng braso ng isang tao. Aabot daw sa 12 malalaking bunga ng saging ang pinitas ng pamilya Tarangco. Ayon sa pamilya, tumitimbang ng halos 4 kilo ang kada bunga ng saging. Okay, hindi ko rin po alam na ganun yung bunga niya. First time ko rin po nakakita. Actually, mam, pinahingi rin lang yung po sa amin. E kaya nga nung namunga na, gulat din po kami, ganun yung bunga. Ang mga bunga ng saging, ipinamigay sa mga kapitbahay. Namangha naman ang ilan sa mga nabigyan ng mga higanting saging. Binigyan niya kami ng isa. Sabi ko, picturean ko nga parang magkasinlaki naman na sila ni Thea, sabi ko, yung anak ko, ma'am. Ipinost ng kapatid ko kasi na-amaze din siya. Atraksyon ng tanim na saging sa Barangay Burayok, Pagudpod, Ilocos Norte. Umaabot kasi sa 6 na talampakan ang buwig nito. Dahil sa haba, malapit nang sumadsad sa lupa ang puso ng saging kaya nilagyan na ng tungkod. Marami raw nagsiselfie na napapadaan doon. Ngayon ko lang po siya nakita dito na mayroon ganito po dito sa Ilocos. Pangilan na po, mga 1 year na po yan, sir. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan.
Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Matinding sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 43 anyos na si Joe Marterinal, isang security guard, matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa isa pang motorsiklo sa bahagi ng Provincial Road ng Barangay Patiao, Peñarubia, Abra. Minor injury naman ang tinamo ng nakasalpukang rider na si Joram Soliman, 37 anyos. Ayon sa pulisya, nag-overtake raw si Soliman sa isang sinusundang tricycle pero sakto ang pagdating ng motorsiklong minamaneho ng biktima. Maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide si Soliman. Wala pa siyang pahayag. Dapat sundin po natin yung traffic rules at wag tayong magmaneho na may influence po ng likod kasi hindi natin makontrol yung sarili natin. Ikatlong sunod na rollback sa presyo ng produktong petrolyo, ipinatupad ng ilang kumpanya ngayong araw. Naritong report. Sinamantala ng motoristang sinalso ng pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo ngayong araw. Nagpa-full tank na siya. Malaking bagay raw ang rollback sa tulad niyang kumikita ng minimum bilang mekaniko. Sana po magtuloy-tuloy na po yung pag-rollback po ng gas kasi mas mahal po ngayon. Mahal po yung gas. 90 centavos ang bawas sa presyo ng kada litro ng gasolina, 10 centavos naman ang rollback sa kerosene. Walang pagbabago sa presyo ng diesel, kaya umaaray ang ilang tsoper. Ngayong araw, nagtungo sa LTFRB Regional Office ang Auto Pro Pangasinan para makipagdialogo ukol sa hinaing ng mga tsoper. Kung titignan mo ang ratio, no, mas marami pa yung increase kaysa yung rollback. Medyo kulang pa rin po yung request nga namin na petition for further increase, sana magandagan. Ayon sa LTFRB, wala pang pag-uusap sa central office ukol sa petisyon ng taas pasahe, pero may pondo na raw na nakalaan para sa pagbibigay ng fuel subsidy. Hinihintay na lang daw ang go signal ng central office para maibigay na ang subsidiya. Meron pong ibinigay na agarang lunas yung ating Department of Transportation kung saan itong ating mga operators and drivers ay magkakaroon po uli ng ayuda mula sa pamahalaan. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, Balitang Amianan. Nakapagtala lamang ang Department of Health ng 849 na panibagong kaso ng COVID-19 sa bansa ngayong araw. Bumaba ang aktibong kaso sa 25,464 sa kabuuan na sa 2,819,349 ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Pasko sa Dagupan City, damang-dama matapos pailawan ang Christmas decorations. Atin niyang silipin sa live report ni Russell Simorio. Russell. Juan, wala pa mang Disyembre pero Paskong Pasko na dito sa Dagupan City. Simula kagabi, dagsana mga bisita dito para matunghayan nila ang ganda ng mga Christmas attractions. Inabangan ang pagpapahilaw sa mga Christmas decoration sa Dagupan City kagabi. Nagtanghal muna ang Pandaragupan Tribe na Grand Champion sa Festivals of Festivals Virtual Dance Competition. Yearly po, inabangan po ang Christmas village ng Dagupan. Sa kabila ng pandemya, ang mayor po natin sa Dagupan ay hindi po nag-ano sa pagdating ng Pasko. Ilang minuto lang. Pinailawan ng higanting Christmas tree sa tapat ng City Plaza. Aabot sa higit 50 talampakan ng taas ng Christmas tree na sinimulan pang buuin noong ikalawang linggo ng Setyembre. Maganda, masaya yung mga bata na nanonood. Kagaya ng mga apo ko, wow, sabi nila sir. Nabuhay ang ganda ng Quintus Bridge sa pagpapailaw ng Christmas lights. Dagsa mga bisita na hindi napigilang mag-selfie sa mga kumukutitap na Christmas lights. Ang ganda po, ang saya-saya, dami-daming tao po. Opo, edyo kami. Kasama ko yung dalaga ko po. Nakabantay ang Public Order and Safety Office para ipatupad ang health and safety protocols dahil sa dagsa ng mga bisita. May mga nakadeploy tayong mga POSO strike force specifically para dun sa pag-enforce po ng minimum health standard protocols.
Diyan may tamang lights for life ang mga dekorasyon pampasko dito sa Dagupan City at ito rin yung nagsisilbing Christmas decorations ng mga residente na hindi makabili ng kanilang mga dekorasyon pampasko dahil may kinakaharap na tayong pandemya. Sa mga oras na ito, makikita natin dagsana mga bisita dito at talagang nagsiselfie na sila, nag-groupie na sila pero inaasahan na dadami pa yung volume ng tao dyan pagpatak ng alas 7. Kaya ang tanging pakiusap lang ng lokal na pamahalan sa mga bisita, sumunod pa rin sa health and safety protocols. Bagamat hindi na mandatory ang pagsasuot ng face shield, importante pa rin na magsuot ng face mask at iwasan ang magtapo ng basura sa area para mapanatili ang ganda ng mga Christmas attractions. Kaya ang maagang pagbati mula dito sa Dagupan City, Merry Christmas mga kapuso. Balik sa iyo, Jawan. Maraming salamat, Russell Simorio. Binuksan na ang ika-apat na taong selebrasyon ng Ibagyo, ang Creative Arts Festival ng Luzon ng Bagyo dahil sa pagkakadeklara nito bilang kauna-unahang creative city sa buong bansa. Dito ipinapakita kung gaano kalakas ang impluensya ng sining ng mga cordilleran sa Bagyo City. Tampok sa festival ang art exhibit kung saan iba't ibang medium ang ginamit na gawa nga ng mga national artists na sina Kidlat Tahimik at Ben Cab. Ang tema sa taong ito ay Create, Integrate, Elevate. Bukas sa mga exhibit at performances sa Baguio Convention Center hanggang December 15. Matakam naman tayo sa Ilocano Bagnet Express ng Ilocos Norte. Ating tikman sa Mangantila. Katakam-takam ang bagnet sa Ilocos at isa itong binabalik-balikan na karamihan. Si Chef Jamer Aquino ng Banda Ilocos Norte, binigyan ng twist ang pamosong Bagnet Ilocos at tinawag itong Ilocano Bagnet Express. Naisip ko yun sir kasi sa ibang lugar may Bicol Express. Kaya nasabi ko sa sarili ko, what if gawa ako ng panglaban din sa Bicol Express? Kaya naisipan ko, Ilocano Bagnet Express. Simple lang ang pagluluto ng Ilocano Bagnet Express. Ihanda ang mga sangkap, chopped bagnet, bawang, sibuyas, paminta, bagoong alamang, brown sugar, evaporated milk, gata at syempre ang sili labuyo. Igisa ang mga sangkap. Unahin ang bawang, sibuyas, slice na sili, paminta, bagoong alamang, brown sugar, gatas, gata at haluin ng haluin hanggang maging caramel o malapot ito. Kapag luto na, ibuhos ito sa chopped na Ilocos Bagnet at meron ka ng Ilocos Bagnet Express. Hindi raw akalain ni Chef Jamar na ang passion niya sa pagluluto ang siyang magbibigay sa kanya ng karera para lalo pang makilala ang mga pagkaing Ilocano. Masasabi kong passion yung pagluluto. Kasi ang layo ng course ko sa kinuha kong profession tulad ngayon. Nagpatayo ako ng restaurant na ang layo sa course ko. Kasi lumalabas talaga yung gusto mo eh. Trace De Leon, Balitang Amianan. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 39 days na lang, Pasko na! At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati ng mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Joanne Punsoy. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Amianan, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.